magluluto tayo ngayon ng pampansang isda. It's the longkong fried. So since the oil is it already, so it's ready now for frying. I love the longkong. So dito sa Saskatoon walang fresh na fish na like that, puro frozen. Pero sa ibang cities like Calgary, Edmonton, mga big city, Vancouver, Toronto, yan may mga fresh. So turn over na natin dahil crispy na. Yeah. So it's all done now. Wow. Alright everyone, samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating hapunan. So meron tayong galunggong, I have laing, and I have tomato, and of course we have seasoning, calamansi, and suka. So let's eat. Ang sarap kumain. So I'm the only one tonight nakakain, and si Commander may pasok. So and my kids done already, so ako naman. So mahirap maging isang nanay at tatay, lalo na pag maliliit pa ang mga kids mo. So napakahirap kasi switching kayong dalawa. So ako morning and my wife is working in the evening, and the morning ako naman yung magtatrabaho, and my wife's gonna drop off Ivana at school. Hindi ako nag-pray. Jesus name we pray, amen, thank you Lord. Gutom na. And my wife gonna drop off at school si ate, and then ako naman ang mag-pick up in the afternoon. Then 5 o'clock in the afternoon mag-shower na si ate. Then 5 o'clock 5:30 tapos na yan. So 6 o'clock napakainin ko kasi gutom na yan. And then after kain, mga 30 minutes, tutor naman niya. So, mga assignment, practice writing, reading. Wife si Brandon. Here, Brandon. Go here. So, makikisali daw si Akin. Wanna eat? Why? So you don't like fish? Oh, say hi. Hi. Yeah. Hi. Hi everyone. Say hi everyone. Hi, Daddy. So yum. Kusta da. A good boy, huh? Careful, Mauluka. So, yun, 7 o'clock, tutor. Then, practice writing, reading. Meron pa kami niya,
Storytelling, habit. 8 o'clock, toothbrush. After ng toothbrush, be bedtime na kami. Siyempre, kasama na ako. Antok na ako niya. 8:30. And, mga nai, yan, paantok na yan. Sleep na kami niya. Then, 10 o'clock, out na rin sa work si commander. Minsan, hindi ko na ka namamalayan. Tulog na. So, yan ang buhay namin dito sa Canada. Bawal ang tamal. Bawal ang patulog-tulog. Trabaho ba yung trabaho? Bahay. Wala nang friends-friends. Wala nang gala-gala muna. So, busy kami talaga lagi. Ang day off namin, kami family. Magbibisita kami sa pamangkin namin. Magsalo-salo together. Magkaibang kasi dito, kaya ibang OFW. Sa ibang OFW kasi ang sahod nila malinis na yon, walang bahay na binabayaran. Yung iba ha, yung iba. Minsan nakapag-sunerte ka pa. Yung amo mo pa ang magbabayad ng insurance, ng health. So, malinis talaga yung sahod nila. Yung iba ha, hindi po na lahat. Pero unlike here sa Canada, kami, malaki sahod, marami kang trabaho, pero halos kalahati, pambayad mo lang. Number one, bahay. Kung may sarili kang bahay, worth it. Insurance, tax, maintenance, at kung ano-ano pa. So, mahirap yun. Kaya, kung hindi nyo kaya kumuha ng bahay, kung anong kumuha, masakit lang ulo nyo. So, kung kaya nyo naman, why na? Kasi mas maganda yung sarili mong bahay. Pero, dapat ready kayo at nasa trabaho, lahat naman maganda trabaho, nasa paghahawak naman na ng pera. Kaso yung mga additional na talaga nababayarin, dagdag expenses. Unlike nung nagre-rent ka, una, hindi naman sa'yo mapupunta. Pero wala ka naman babayaran sa tap o mga kung ano-anong fee, additional. Diyan yung insurance, optional. Kung gusto mo lang kumuha ng insurance. So yan. Tapos meron ka pa babayaran mga insurance. So kailangan mo kumuha insurance. Retirement, educational plan ng mga bata. So, hindi kaya ng isang trabaho. Nagahanap nga ako ng other option. Pero may sense. May mga option na yan. Parang mag-aalaman pa ako. So, mahirap. Yun lang. Yun lang ang buhay namin. Ganito. Tignan mo, ulam namin. Mmm. Ulunggong. Mas
Sen tiramisu. Tiramisu ang unang tira-tira. Naabutan na nga ng New Year. Matulad tong lain na to, oh. Matagal na. Basta naka-restock. Mahal ang delicious. O siya. Bye-bye na ulit. Sa susunod na lang ulit. Kita-kita rin. Pan-pan-pan lang. Enjoy, enjoy. Basta ako kaya. That's it. Okay, bye! Kain mo ko ito lahat.